morning guys, nandito kami sa Dangares. Kasama ko si Ivan. Ito ngayon, naplatan. Mabait. Ayan, kasi kasi magpapaano kami ng ano, nagpagawa sa kanya ng sticker para doon sa mountain bike frame ko, kasi yung mountain bike frame ko na coal na binili ko, hindi ano eh, hindi maganda yung kulay kasi light green. Eh wala naman akong ibang choice nun kasi nagkaroon ng problema yung carbon mountain bike frame ko na MC Tremor. Ipapa-check up ko kasi yun sa may ano, doon sa shop nila sa San Fernando, Pampanga. Eh ang nagkataon na ito lang yung frame ng available doon sa Big Bird's Bike House, kaya ito na yung kinuha ko. Kaso lang ito nga yung kulay niya, hindi tugma doon sa tema ng kulay ko, which is black red eh. Kaya nagpagawa ako kay Ivan ng stickers. So mamaya dito sa video na to, pupunta kami pagka ano nga, pag naayos na yung gulong niya, pupunta kami dun sa bahay namin, dun niya ikakabit yung mga stickers na pinagawa ko. So ipapakita ko sa inyo kung paano niya i-install yung mga ano, yung mga stickers, kasi nagpagawa rin ako ng stickers sa ano, sa rims din, para may design din naman yung rims ko, kasi matagal lang walang stickers yung rims ko eh. So ito nga pala si Ivan. Ayan, si Ivan. Meron niyang ano, meron niyang ano na nangyari? Okay ka naman? Okay yan, pang ano, pang... Parang nag-regret na ako ah. Oo, dagdag weight loss din yan. Meron siya, yan yung business niya. Gumagawa siya ng mga decal stickers sa mga nagbo-bike. Pwede rin ba sa motor? Pwede rin. Yun, pwede rin sa motor. So meron siyang ano ho, ano pangalan mo? Yung, ano pangalan ng stickers mo? Adventure sticker. Yun, adventure sticker. So kung gusto niyo magpagawa ng sticker sa kanya, ano, i-message nyo lang siya sa kanyang Facebook account. I-post ko naman yung pangalan ng kanyang Facebook account. Doon niya lang yung i-message si Ivan. So ano, tapusin lang yung ano, yung ano niya, gulong niya. Then hindi pa pala. Then ano, pupunta kami, pagkatapos ito, pupunta kami sa bahay. So itay nyo na po yung video na yun. Ito na, nasa loob na kami ng bahay namin dito sa may Molinudos, Cavite. Ito na yung stickers na ipapakabit ko. Ito yung sa side ng down tube. Down tube. Mm-hmm. Tapos ito yung sa top tube mo. Yan, top tube. Oh. Ito ah. Yung isa lang. Ito po sa down tube. Down tube. Yung sa coal. Kasi light green kasi yung kulay eh. So papalitan ko na rin ng ganitong kulay para magmatch dun sa kulay na ano, talagang gusto ko sa bike eh. Ito naman po yung ano, yung sa top tube. Kasi yung nakalagay doon yung Brontes XC na light green. Yan. Ito yung sa down tube, ito yung sa top tube. Then ito naman po yung sa rim. Yan, cross ride naman po kasi yung rims ko talaga Mac, ano yun, Macbik cross ride din yun, pero wheels as wheel set yan, kaya 24 lang yung holes nun eh. Bali napalitan lang siya ng spokes at saka yung hubs, pero ano rin po yan, yung rims po cross ride din. So i-demo na po ni Boss Ivan kung paano ikakabit niya yung ano, kung paano ikakabit yung mga sticker dun sa frame ko. So i-demo na po niya yan. So ano ginagawa mo? Cleaning Bakit ano? Bakit kailangan gawin yan? Para mas matindi yung dikit. Okay, sige. Yan, so kini-cleaning yung frame para pag dinikit, wala yung mga nakabakat-bakat na ano, no? Oo, walang bubbles. Pantay yung surface. Yun. Yan ang problema ko pag nagkakabit ng sticker. Pag nagkakabit kasi dati ako ng sticker doon sa frame ko dati, madali lang yung dito sa side na to. Ang tricky yung kabila. Kasi, hindi pantay. Yan ang problema ko. Medyo naduduling ako eh, pag ganyan. Yung steps kasi yung bago magkabit. Yan, litaw pa yata eh. O sa puti lang yan. Sa puti lang. At saka problema ko kasi, pasmado yung kamay ko, nagpapawis. Kaya pag yung sticker napunta sa palad ko, wala nang dikit. Wala na. Kasi ano nang pawis eh. Kaya di ako pwede sa ganyan eh. Nalis yung ano? Nalis yung adhesive. Eh. Oh. Pero yan, yung sticker na yan, madali naman tanggalin. Kung nari, oo. Gusto mo ng palibago.
Dalit na galing. Friendly sticker siya. Hindi gaya kasi ng ibang sticker, yung mga pang-industrial. Yun ang ano. Yun ang mahirap bakbakin. Tapos... Ayan ba yung ano, yung pag pinil mo, napupunit? Tapos nakadikit yung karamihan? Tapos nakadika. Ngayon ang medyo mahirap-hirap. Ayan, so yan. Ganyan pala pag, ano, pag siya nagkabit. Kailangan talaga, hindi pwedeng biglaan eh. Portion by portion. Kasi baka mamaya, ano eh, baluktot. Ayan. Okay. Ano, bubutasan mo dun sa may ano? Hindi, kapag nakakabit mo na lang. Nakakabit na? Oo. Okay, sige. Yan, at least buo. Kasi naka, ito kasi binalik ko muna sa 1x. Dahil yung Altos ko, kinakalawang na, tsaka nagkakaroon ng problema sa shifting. Kaya ito, nilagay ko muna ng chain guide. Yan. Ito naman, ano, nakalimutan ko sabihin, ito, cold din dito, pero pula. Ayan. Ready na, boss! Ayan na. Hindi ko lang nasabi sa inyo kanina eh. Hindi ko napansin. Pero cold din pa rin yan. Tsaka portion by portion pa rin. Ako kasi dati, pag nagkakabit ako ng ganyan, medyo impatient ako. Siya ganun, ooh! Latag, kung latag. Latag, eh mali. Pati tanggalin. Wow, wala na yung ano. Parang ano eh, no? Parang ano lang. Parang hindi lang. Pag malayo, parang kala mo yun eh. Yun pala yun. Tapos doon naman sa top tube. By the way, hindi lang ano yan, hindi lang tatlong sticker yan, marami pa yan. Yan, no, marami pang reserba yan. So, pag nawala na yung kabit nung kware, just in case na sinasira o sumemplang ka at nagasgasan yan, meron pang reserba. So, ay, matanayin ko lang, ilang sticker ba pag ito? Isang design, ilan ang sticker? Hindi, kasi tinerno ko muna siya dito. Tapos, kontakan mo na lang ako kapag... Ilan yung piraso? So, depende sa request. So, depende sa request ng ano ng customer kung ilan. Okay. Ayan yung Borontes XC. Yan, the same procedure din. Lilinisin mo rin surface ng frame para walang mga bubble-bubble. Actually, hindi yata yun eh. Point. Yung sa C. Yan kasi pinakamalaki eh. Yawang ko. So yun, natural na sa'yo yun eh. Kasi ilang... Almost 3 years na. 3 years ka na nagkakabit yun eh. Ako kasi dati, Ivan, yung dati kong bike na may Tapolodo. Ano, nag-ano rin ako, nag-do custom ako, pero sa SM pa noon. Dati wala pa pala sa SM. Doon sa ATC. ATC. Hindi pala ATC, Festival Mall pala. Sabi Festival Mall. Pero hindi ganitong sticker. Ano siya, yung letter lang? Letter by letter. Letter lang, letter by letter. Pero meron kang din ganun. Meron din. Meron din ganun. Ito kasi, isang buo to eh. Mas okay kasi yung isang buo, kasi at least, kapag nadaling, kunyari, letter T, Natanggal. Wala na. Oh, kasi ito, guys, ito kasi, dati meron ganun ng sticker ko. Ang problema, kapag yung kware, letter T na wala, ang hirap ipalitan. Kaya mas maganda to. Pero kailangan yung ano, yung sukat maganda, tsaka yung frame mo. Kunwari, itim yung frame mo, dapat itim din yung background. Yan yung ano dyan. Kasi dati ganun yung sa akin, hiwalay-hiwalay yung letter. Eh, di naman ano, minsan meron natatanggal yung kare, itong letter lang na ganito. Tutungkab. Kahit na may reserva ka, di naman pwede, ano, ang hirap tuloy tanggalin. Hindi katulad nito, kunwari, nagasgasan, pwede mo siyang isang ano na lang. Isang peel na lang siya. Peel. So ano, mas convenient talaga. Pag malayo nga, oh. Ikutin mo na. Yan guys, ito yung tricky part. Ito yung kabila. Ako kasi nahihirapan ako dito eh. Dahil ano eh. Pag ako gumagawa nito, minsan di pantay eh. Kaso ito pa isang problema. Kasi internal cabling siya. Yan, internal cabling. So, didiscard yan ni Ivan yan. Kung paano may, ano yan, malalagay na kahit na merong wire ng yung cable pala. Yung cable ng housing. So, same procedure ulit. Nilinisin din yung surface niyan. Tapos, papakita ko sa inyo ano, mamaya yung end finish nito, kung anong itsura nito. Meron pa naman ng reserva dyan eh. Pag nagkamali, no? Okay lang yun. Pero yung mga sticker na ganyan, kailan tayo na natatanggal yan ng kusa? Kapag nababasa? Binabike wash? Ay, hindi.
Pag binabike wash, hindi. Wag lang yung sasadyahin. Kumbaga, minimal lang na scrub. Kasi nagpapabike wash lagi ako doon kaya na eh. Kila Big Birds eh. So pag ano, yung brush niya, hindi masyado dapat ano, ng dinidiinan. Alcohol ba yan? Acetone. Acetone. Isa siyang, ang acetone kasi hindi ganun katapang. Hindi gaya ng thinner. Huwag naman thinner, pre. Pag thinner yung... Padidimanda ka niyan, pre. Pag thinner. Pag thinner, pinagpahin mo dyan. Hindi siya ganun katapang. Padidimanda ka na may ari. Kunwari, ang ginawa, ano, nagpakabit, no? Yung naka-carbon na frame, no? Patay tayo dyan. Ayan na, okay na. Yung top tube, tsaka yung... Ito yung sa top tube. Ito yung sa down tube. Ngayon naman sa rim. Yan, mahirap din maglagay ng sticker sa rim. Kaya di na ako naglalagay. Pa-curve kasi. Pa-curve kasi. Nalala ko dati yung sa ano ko, dati kong, yung Kato ko dati. Nilagyan ko na sticker yun, refractorize. Yung sinasabi mo pang industrial. Yung ang hirap tanggalin. Ang hirap. Nilagay ko ng tatlo dito sa ano. Tatlo yata yun eh. Oh. Yan, yung tatlo, tas tatlo. Bandang likod yata yun eh. Kasi nga. Kasi puro itim. Eh, di ako marunong maglagay na ng sticker. Kaya kailangan ko talaga magpa-service sa kanya eh. Kasi pag ako naggamit yun, disaster eh. Minsan meron mga bagay na dapat hindi kailangan ng DIY. Kasi pag di-DIY mo, lalo madidisgrasya eh. Avoid ko na lang to ha? Oh, sige. Kung nabahala dyan. Ang worry ko lang dyan, pag naplatan ako eh. Pag magtatanggal ako ng gulong. Hindi, nakalabas naman eh. Nakalabas naman. Palabas siya. Hindi doon mismo sa ano. Yan, bumalik na yung ano, decals ng cross ride ko. Pinakaiba lang yung cross ride ko nung yung original sticker nito, puti. Yan, pula. Ngayon ang mga ganito. Pinintel mo, no? Pinintel ko lang yan. Ngayon, matatak pa nila. Wala kang training, no? Sarili mo na lang yun, no? Wala. Wala nagturo sa akin. Walang ano. Kailangan naman din na-explore, siyempre. Kasi layout din eh. Oh, layout din. Kung sila, kaya nila. Kailangan talaga, ano? Tawag doon? Discarte. Hindi. Perseverance. Ayun. Yun. No. Eh, kasi... Totally, marunong mag-layout. So, ang kukunin mo na lang, yung pinaka-circumference nito, yung thickness nito, yun na yun. Paano mo nasusukat yung 26, 27, 29er? May guide yan sa ano? Sa computer na yun, ano? May guide naman sa, kung masasearch nyo kung yung difference ng mm ng bawat 26, 27, 29. Yun ang susundin ko. Ano yan? Saan mo nakuha yan? Sa Google? Hindi. Yung mga ano... Ano ba yun? Geometry o mga ano... Kinocompute mo lang? Kinocompute... Manual computation? Ng, ano, computation ng nasa difference. Kanyari, tanggalin mo itong gulong. Sukatin mo. Tanggalin itong ano. Mamark mo dyan. Tapos yung height nun, kukunin mo. Ibig sabihin, di mano nga? Oo. Mano. Hindi siya totally yung pwedeng... Yan, ito yung tricky dyan, no? Baka niyan, malabo yung malayo, malapit. Oo, no, yun yan. Boss, 1, 2, 3. Ay, kwal. Yan, yeah, tatlo. Ikot. Yes, likod naman. Yan. Kasi kung bibili ka ng rim lang, 32 yan. Yan kasi wheel set, kaya 24. May nakita pa akong ganyan dati sa Lazada eh. Na ganyan yung ano, bladed spoke eh. Ayoko na mag-bladed spoke kasi
Yung mga bicep na dati sa Las Piñas, ayaw nila mag-align ng well-bladed spoke. Takot sila eh. Kaya yun yun. Pinalit ako ng ano, ng pillar. At least kahit some bike shop, pwede i-align. Pag nagkaroon ng problema, okay na yung kabilang side eh. Ang gajuan niyo. Yung pentel pen. Yan kasi yung time na mahirap tanggalin yung ano eh. Yung... Yung dating dikit? Hindi, madali. Ano, yung tinatanggal yung exterior. Ah. Kaya pala mahirap tanggalin dati. Kaya mahirap tanggalin dati kasi nga, ano, masyadong makapal yung nilagay kong tire, ano, yung rim tape, kaya nagkaganyan. Ginamit na bakal. Hindi na kaya ng plastic na pagtanggal ng gulong. Okay, marapit na matapos, mga kaibigan. Yan, ito na guys yung finished product ng stickers niya. So black red na po yung ano, wala na yung cool na light green. Yan po guys, ha, napanood po ninyo kung paano po kapulido po yung pagkabit po ni Ivan dun sa stickers, dun sa pinabit sa frame at saka po sa rims. Bali, ang binayaran ko po dun sa ano sa mga stickers, dun sa rims po, nasa 500 pesos po yan. Ano po yan, kahit po, ano po, regardless po anong wheel size, it's either na 26er, 27.5 at saka 29er, 500 pesos po yung ano yung presyo po ng mga stickers po sa ikakabit po sa rim. Kahit anong design po yun. But ano naman po, pagdating po naman sa frame, ito, itong sa down tubes, na, I mean sa down tube, at saka po dun sa top tube, mga 250 pesos po sa akin yun. Pero ano po kasi, sa akin, para dun sa pinagawa ko pong stickers po yun. Ano po yun, pagdating dito sa design, dito sa stickers, dito sa frame, depende po yung presyo sa request po ng customer. So kapag magtataano po, kung gusto nyo magpagawa ng sticker kay Ivan, kailangan nyo po talagang i-private message nyo po sa kanyang Facebook account. Kaya kasi po, iba-iba po yung presyo ng mga stickers kasi iba-iba po yung, yung gusto po ng design ng mga customers. So ano po, ibibigay ko po sa inyo yung FB page po ni Ivan na ang pangalan po ng FB page po niya is yung Adventure Stickers. And then ipapakita ko rin po sa iyo yung ano po yung Facebook account po ni Ivan. That's it guys, maraming salamat po sa panonood po sa aking video po. At maraming salamat po sa mga naka-subscribe na po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, mag-subscribe na lang po kayo para updated po kayo sa mga videos po na i-upload ko po sa aking YouTube channel. Pakiclick na rin po yung, ano po yung bell notification po para automatically na maging notify po kayo every time na makapag-post po ako ng bagong video. So guys, maraming salamat po sa inyo and ride safe po sa inyo.